Maraming salamat. At ito naman dito tayo kay Mommy Jo Gonsol. Hello. Hello po. Excited na naman kami. Ngayon pong Pasko, kasi last year, na-miss ka namin sa NFFF. This year talaga ang dami na nag-aabang at saka excited na sila. And everybody is also watching you on Twitter. And napansin ko rin po na isa kayo sa mga super active na nagre-react sa lahat ng mga what is trending on Hindi naman sa lahat, sa mga alam ko. Oo nga. Dapat sinabi, lately, saan po kayo yung pinaka interesado, lalo na yung sinasuggest ng mga ponies nyo na, kumbaga, kinatutuwa ng mga tao. Yung mga simple lang na trivial na hindi nasama dun sa movie, sabi, sana naisama ko. Yung ngayon, meron akong ginagawa kasi yung pag-inagaya ko si Moira. Nasabi ko, kung na-discover ko, nagawa ko to agad, bago na tayo, naisingit ko to. Kasi tawang-tawa sila yung naglalasing-lasingan ako pag-inagaya ko si Moira. Sabi ko, sayang. Tapos meron, si Daniel kasi may dalawang sidekicks. Si Yaki at saka si Warren. Ginest ko sila kagabi sa GGV. Meron silang sayaw na nakakatawa. Sabi ko, ba't di niyo pinakita sa akin yan nung shooting? Sabi ko, sana naisama natin, pero okay lang sa dami. Alam mo, sa dami ng nakakapanghinayang, kasi yung pelikula namin, ang daming magagandang eksenang na-edit. Sa sobrang dami na nagawa namin, na sabi ng direktor, minumura na ako ng directors, wala na tayong paglalagyan ng haba na ng pelikula. Kailangan yung pelikula natin, hindi lumang 1 hour and 45 minutes lang. Pag siningit natin lahat ng kinunan natin, 3 hours na to dahil sa haba ng chika mo lagi. Na nakakahinayang. Sabi ko, ilabas natin yan na maglabas tayo ng unedited. Ano ba yung tawag doon? Yung deleted scenes. Sabi, ilalabas daw sa VHS. Sa VHS! VHS. Sa DVD, ilalabas daw nila yung deleted scenes kasi ang dami na nakakatawa. Sabi ko, sama nyo rin sa pelikula kahit sa dulo kasi nakakatawa talaga. Eh, di ba, sa movie talaga, tinitrim nila. Ayun. So, dun pa lang sa mga na-trim, nang hinayang na ako. Kaya kampante ako na sobrang nakakatawa yung mga natira. Kasi yung mga natanggal pa lang, tawang-tawa na ako. If you are to name one of at least 3 of the most influential for 2017 na hindi naman natin nagamit dun sa pelikula kasi napansin namin sa influential trailer na Twitter personality or celebrity that was trending on Twitter na you consider na one of the most unforgettable for 2017 na imemention natin. Sila yung mga sino ba yung mga influential people for me, parang gano'n, for in your opinion? Sino bang mga influential people on Twitter? Si Ann Curtis. Sino? Kung mayroon akong gustong isama sa pelikula, si Senyora Santibanez. Alam mo, close kami ni Senyora. Nagdi-DM kami, pero natatawa ako kasi parang alalim ng relasyon namin, pero hindi ko siya kilala. Yung ganun, pero tinatalakan niya ako sa DM. Oo, binumura niya ako sa DM. Tapos biglang maghaharutan kaming dalawa. Pinadalan ko ngayon ng lipstick eh. Kasi tinalakan niya ako, sabi niya, hoy, visceral. Sabi niya, nauto mo yung nanay ko, nagpabili tuloy ng lipstick sa akin. Tapos sabi ko, ay sige, padadala kita ng isang box. Tapos pinadalan ko. Tapos sabi ko, ano yung address? Tapos sabi niya, may binigay siyang address. Tapos sabi niya, dyan may papadala, pero hindi na nga huluyong dyan ako nakatira. Ang galing ni Senyora, sobra ko siyang gusto. Ang witty niya, parang nga siyang, pag binasa mo siya, parang sabi nga nila, naku, si Vice ganda tong si Senyora. Kasi marami kaming parehong paniniwala. Tapos yung bukadura namin, dalawa halos pareho. Kaya sabi ko, feeling ko nung past life, anak ako ni Senyora o anak ko si Senyora. Ganun. Kaya love ko si Senyora. Kaya kung makikilala ko siya sana, na isama dun sa pwede kong isama siya gawin kong character sa pelikula ko. Yung, may mga, sino pa ba, yung mga online na naging relevant, si Karen, si Kalat Karen, nakasama ko. Si, si Giggle Kit, na isama ko din siya dito. Kasi gusto ko lang yung positive, yung kinatuwaan. Ayoko nung, meron kasi mga naging relevant online, pero hindi naman positive. Na, gusto ko positive lang. Gusto ko pag nakita nila, happy sila. Hindi pag nakita nila, sisimakot sila. Ay, ba't nandiyan yan? Yung gano'n. Kung yung mga bata naman,
Kasi magiging pangalan nila yan pag nakikita ka nila. Another name for you because of the film. Kasi nakita nila si Vice. Pati lipstick. Pati yung mga bata mo pa pabili nila lipstick. Siguro, gusto mong kumbaga message na, kasi syempre, ano tayo, itutulungan natin sa mga nanay na manonood ng pelikula sa Pasko. Ano yung gusto mo sabihin doon sa mga nanay na manonood ng pelikula para sabihin doon sa mga anak nila? Na may kinalaman sa pelikula o kahit walang kinalaman? Kahit wala. Yung kahit wala namang kinalaman sa pelikula, I always encourage children to be creative, to be expressive, to be smart, fearless, and brave. Yun ang ina-encourage ko lagi sa mga tao na huwag kang mahiya. Sa mga bata, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Be expressive for as long as matalino ang pamamaraan ng pagpapahayag mo. Kasi sa maraming pagkakataon, maaaring mapahamak ka. Nangyayari sa akin yan. Na alam ko na maraming bagay sa akin na pwede mong matutunan na maganda, pero sana matutunan rin nila, matuturin sila sa mga pagkakamali ko. Kasi ako yun ang yung confidence na ine-exude ko, gusto kong maka-influence yun ng ibang bata para sabihin nila na, pwede pala, hindi naman pala mali na i-express ko yung sarili ko. Walang mali kung maglagay ka ng kuko ng sky blue sa ulo. Walang mali kung isayaw mo yung gusto mong dance step. Walang mali kung ikanta mo yung gusto mong kanta. At walang mali kung isuot mo yung gusto mong isuot. Because that is part of your self-expression. And that is your right to express yourself. Nasa konstitusyon yan, nasa batas ng tao, nasa batas ng gobyerno, nasa karapatan mo yan. At saka, part yan ng iyong gender expression. So yun lang ang gusto kong makuha nilang influensya sa akin. Okay lang ito. At magandang magabayan nila yung mga anak nila habang ginagawa nila yun. At tungkol naman sa pelikula, may maganda kasing ang tema kasi ng pelikula talaga. This is about family, yung pelikula namin. Kung anong importante sa buhay ng isang tao, kung gaano kahalaga ang isang pamilya, kung hanggang saan ang kaya mo isakripisyo para sa pamilya mo. At yun ang mapapanood nila rito sa pelikulang ito na masasabi nila na sa sarili nila na superhero din pala ako bilang isang pangkaraniwang kapatid, bilang isang pangkaraniwang kaibigan, bilang isang pangkaraniwang kasama sa bahay, kapitbahay, superhero din pala ako at pwede akong maging superhero. Basta meron kang magandang intention sa kapwa mo, superhero ka. At the end of the day, yung pagiging superhero mo, masusukat mo kung hanggang saan mo kaya magsakripisyo para dun sa taong mahalaga sa'yo. Yun yung lesson na pili ko yan. At sa haba ng sagot mo, may sagot na sila sa essay question ng MMFF about gender sensitivity. Gender sensitivity. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat, Ms. Jobon. So, ako, I'm sure maraming mga trending.